Hello guys! So welcome sa ating panibagong video. Ngayon ay simpleng araw lang. Pupunta tayo dun sa ating main farm, sa ating bagong paggawa na rabbit tree. So ayan, kung makikita nyo, yung ibang cage wala na dyan. Kasi papalitan ko na to ng ganitong cage. Yan yung galing sa Casa Conejos na cage. Bale, ganito na lahat ilalagay natin dito para mas maganda. Kasi ayun nga, kung nasabi ko sa mga previous vlog ko na ano, ang naging problema ko talaga is sore hacks, lalo na sa ating mga imports. So ang kagandahan din naman dito sa cage na to is matibay yung kanyang flooring. Tapos kung makikita nyo, ayan, matataba yung mga ano na yan. Matataba yung mga ginamit na bakal. So kaya naisip ko na ilagay na to sa ibang place, itong mga gantong cage natin, tapos papalitan natin ng ganito. So ayun guys, ito na lang yung mga natitira dito. First time may papakita ko ngayon dito sa vlog yung ating pinagawang facility. Mga 45 minutes na biyahe yon. Kasi ano, Mauban, Quezon yung ating bagong farm. Yung aking tinatawag na mini Casa Conejos, dahil sa kanila natin nakuha yung idea dun sa cage system nila. And nung pumunta tayo sa farm nila, nakita natin na maganda talaga yung sistema nung ganong klaseng cage setup. So yun na yung in-apply natin doon sa ating pinagawang farm. Nagpaalam naman tayo kay Sir Joseph Teng. Ayan, shoutout kay Sir Joseph Teng ng Casa Conejos. So kung gusto nyo ng mga cage, mga rabbits, mga imports, so ayan, kay Sir Joseph i-PM nyo siya. Madali naman kausap si Sir Joseph. Tsaka accommodating talaga pag pumunta kayo doon sa kanilang farm. So ayun nga, nagpaalam tayo kay Sir Joseph na kung pwede gayahin yung ano, yung katulad ng sistema ng cage nila. So pumayag naman siya, kaya yun na yung in-apply natin. Kasi para sa opinion ko ha, mas madali siya kaysa dun sa condo type na system. Kasi yung pinagbabagsakan nung tayo dun sa A-type, madali mo siyang malilinis. And kasya yung tao dun sa mismong rack, sa mismong rack ng mga cages. So ipapakita ko yun sa inyo mamaya pagpunta natin dun sa ating farm. So ayun lang guys, ayan, konting update dito sa ating mga rabbits dito. Ayan. So ayun, ito yung ating mga anak nung nasa previous vlog natin na day by day ay ina-update natin. So ayan na sila. Wala pang 2 months nag-average na sila ng 1.3 kilos. So okay naman yung pairing na ginawa ko sa kanila. Kasi yung pairing na yun guys is, yun nga, nabanggit ko na rin sa ibang vlog. Parang ano lang siya, experimental. Kasi nga yung back natin na dumating na import is patay nga. So medyo matagal bago na replace. Kaya sinalang natin sa mga sa back na F1 yung ating pure na imported na doe. So eto siya ngayon. Hopefully pregnant na siya. So ayun lang guys. See you later sa ating facility sa Mauban. Bye-bye! Sa ating facility, ating rabbit tree. So, masama ang panahon na naman, ulan ang ulan. So, ayan guys. Ayan. Ito yung pinto niya. Wala palang ano. Bale, ang pagpasok dito guys, ganito. Ayan. So, guys, yung ating ano, rock system na katulad sa Casa Conejos. Cages from Casa Conejos.
Makita nyo, kulang na kulang pa yung cages. Dito, bale, dalawang ano lang siya. Dalawang patong, tatlong patong. Ayan, isa dito, tapos isa pa dito sa taas. So, mounti lang kasi dito, guys. Estimated ko is 200 heads lang na breeders. So, sa totoo lang, madali lang ang 200 heads, guys, kasi kung meron tayong 10 breeder na does, i-average natin sa kanila yung 5 kits per ano nila. So 50 agad 'yan. Sa loob ng isang taon, nakakalimang anakan sila. So 50 times 5 is 250. So isipin nyo, guys, isang taon kaya natin itong punuin kung 10 does. Pero ang does natin ngayon is 14 does tayo ngayon. So ayun, guys, kita nyo, mabilis siya mapupuno. Ayan, guys, libot-libot, ikot-ikot ko lang kayo dito sa ating facility. Ayan. Ayan yung view niya. Bali, so ang ginamit ko na bubong dito is white yan. Kasi ang white, guys, is hindi siya nag-absorb ng init, nagre-reflect ang init sa kanya. So less yung init. Kaya kung makikita nyo, hindi ko na pinatuloy yung dito sa part dito sa likod, may insulation. Hindi ko na pinatuloy dito kasi sinubukan kong maglakad ng walang tsinelas doon sa bubong, tanghaling tapat. Ano, guys, hindi siya nakakapaso talaga, as in. Pero tinry ko dito sa ayan, blue na bubong. Sobrang init niya compared dito talaga. Ito, as in, cool lang yung ano niya kahit tanghaling tapat. So ayun, guys, tapos open naman to lahat. Open ang kalahati nito. So hindi rin ganun kainit sa mga rabbit kahit summer. So ayun lang, guys, in-update ko lang kayo dito sa ating bagong facility. Mga next vlog natin, halos dito na rin tayo mag-vlog. And guys, thank you ulit sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So see you next vlog. Bye-bye.